Dahil sa napipintong anunsyo ng lockdown, muli kong binalikan si Lolo Ignacio upang alamin ang kanyang kalagayan. Natatakot ako. Natatakot ako sa kanyang kalagayan dahil may edad na si Lolo. At kung sakaling hindi siya makalabas at makapagbinta ng kanyang basahan, ano ang kanyang kakainin? Saan niya kukunin ang pang-upa ng kanyang bahay? Hey! Anong balita eh? Tumakatinda mo. Kumusta na? Hindi naman daw ano dito, hindi naman gaanong stricto pagka ano, sa lockdown. Kaya makakapagtinda ka pa rin. Bawal ata. Ha? Bawal ata. Alin? Ito, basahan siya, sirena. Bakit? Wala kaya ka lang mga pagkain. Ah, pagkain? Ayun na pwede. Hindi yata eh. Hindi pa naman tayo. Manila ang heightened alert eh. Try nyo lang. Malalaman ko bukas. Oo, bukas. Marami ka pa pang basahan doon sa inyo? Meron pa konti. Kumusta naman yung ano mo, yung puhunan mo? Ayun, ikot-ikot lang. Meron pa ako yung sandal, kira ano pa saan. Okay. So, para ano, para meron kang, may kulang ka pa doon, 500 sa bahay. Tapos para may pagkain ka, ano? Bigyan kita ng pera ha, para at least ano. So, bayaran ko na yung 500. Oo. Oh. Ayun, yung... Pagkain, oo, para ano kasi magla-lockdown, di ba? Para yung pera mo... 1,000, hawak ko. Oo, yan, 1,000 yan. Pagkain, 1,000. Para kompleto yung bahay mo, kompletuhin mo na. Tapos kung ano man mangyari, alimbawa, hindi ka makalabas, may pagkain ka. Eh kung sakaling, ano, sisilipin para naman kita. Kung madaanan ko na hindi ka nakapagtino. Pero, napagtanong-tanong ko, hindi naman dito stricto eh. Hindi sila stricto. Ang lockdown kasi, ang heightened lockdown is Manila. So sana makapagtinda ka pa rin. Ano? Panalami ko. Ayan, may bumili kay tata. Lagi kayong nabili, kuya. Dito kay Lolo. Lagi kayong nabili. Salamat, salamat. Ay, yun. Thank you. Eh, paano yung ano, yung hindi ka na nagtitinda muna ng mga... Dormat, mabinta yun, di ba? Ayun lang gusto mo, dormat. Oo. Pero na ako labesa, oh. Oh. Lalagyan ko na lang pa, para... Anong nangyari? Eh, baka biglang umulat. Mababasa. May orderan ka na ng dormat dito? Oo, meron na. U-order ka lang ng kahit konti-konti. Halimbawa, mga 20-20. 20 peraso. Yung pagbuwat ka, nagtatakot. Isa din yun. Kaya magbalik. O, siya nga pala, oo. Nakalala ko. Oo. Bawal maglagay ng palita, bawal matulog. Pero okay naman yung tulog mo. Pinaka-importante, okay yung tulog mo. Yung pagkain mo sa labas ka pa rin. Eh, paano pag ano, pag lockdown? Paano? May pag... Okay, sa labas eh. Sa labas? Oo, sa labas. Hindi ka naman pwede magsahing doon, ano? Hindi, wag na. Pero pag okay na yung time, panahon, at saka ano, pagbalik ko rito, siguro balikan natin yung pinagbilhan natin ng dormat, doon tayo bibili. Kasi mas mura doon, di ba? Pag okay na siguro. 15 days yung lockdown eh. Ayun. Doon lang ang gulo-gulo. Bakit? Ay, bakit? 15 days, hindi ko makalata. At ulan dyan. Ang old ko. Oh. Tandaan pa sa anak. Oh. Siguro pag makaano, balik na lang ako dito. Pakita kita diyan, ha? Eh, yeah, meron pa pa akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ang balat. Oo. Dito sa lugar ng Taita. Oo. Kaka, nakakaramdam ako ng panghihina ang katawan. Nakakaramdam ako ng panghihina ang katawan. Sinabi sa akin ni Lolo Ignacio,
na nakakaramdam na siya ng panghihina ng kanyang katawan. O nga naman matanda na siya at exposed sa labas ng posibleng anumang sakit. Kaya nararamdaman niya, ang panghihina ng katawan. Habang sinabi niya sa akin ito, ay nakita ko at naaninag ko ang takot sa kanyang mga mata. At ang isang hiling niya sa akin, makabalik na lang siya sa La Union para doon sa kanyang pamilya. Kung sakali man, ay doon na lang siyang gagawa ng kanyang pagkakakitaan. Oh, akala ko umuwi na La Union. Kailan? Pagpap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 agp
Mga 500 ka, tinapo nun. 500 pesos, makakarating na kayo. Okay, sige, wala. Miss Flag yun. Oh. Ayun, yun, sige, pagpapagpag sa bayan namin. Oh. Ikaw, usapin mo yung bahay dun kung sakaling ganun ang plano mo. Ayun ang plano ko. Kasi nakakaramdam ako ng... Napangihina. Pangihina. Oo, para at least may magkasikaso naman sa'yo doon. Sige ho, ganito gagawin natin, tatay. Doon. Oo. Kahit pag kayo na magharapan namin ng hitaw, talog, tagalagan ng dalawang malog, mabubuhay ako. Sige, ganito yan, tatay. Babalikan kita at mag-uusap tayo after ng lockdown, ha? Tapos planuhin natin yung pag-uwi mo, ha? Pero kung yan ang plano mo sa buhay, sige, mas mahina mo yun para makabalik ka sa pamilya mo. Ay, ang ito, wala mag-aasal. Oo, okay, kung mahina ka na. Wala hina lang. Hindi yung video ng pagkain. Oo, tama. So, okay. Sige ho, wala akong problema yan, tatay. Ang iniisip ko lagi ay ang sarili mong kapakanan. Nandun tayo, kaya ka tayo, kaya ka kita tinutulungan. So, ganun gawin natin. After ng lockdown, mag-usapan natin, ha? Oh. Limandaan lang naman pa uwi, makaka-uwi ka na. Pero siyempre, kailangan, pag nandun ka, meron ka rin naman madalang mga kunting puhunan para kung ano maplano mo doon, eh... Hindi, yeah, ang madali ko na doon. Ano? Ang bala ko doon. Bibigyan ko ng tagal ng isda. Bilwin. Yung marahalapit kami sa ano, sa... Oo. Bilog. Oo. Ngayon, yung pizza ng pool. Oo. Bibigyan ko na arati para ipuunan ko na po. Magpapagawa ko na po. Marami ng pinipusapiti kahit gawin ko. O magkatong ako. Sige, pag-usapan natin after ng lockdown, ha? Para ano, so for the meantime, yan. Para dyan na rin kunin yung pagkain mo, ha? Sa importante, kasi kasuhay mo, yung pagkain mo. Eh, mahirap, unahin mo ang tinda mo, tapos magugutom ka. Dapat pagkain kasi mahina na nga yung katawan mo. So pagkatapos na lang ng lockdown, pag-usapan natin yan, ha? Sa ayos natin yan. Sama ang pagsakay sa inyo? Sila, sa Cubao. Sa Cubao? Sige. So ganun siguro, may sasakyan naman tayo. Pwede kang maihatid doon pagka ano, sasamahan kita. Sige. Para pag ready ka na, pwede tayong makapagpaalam na rin dyan sa bahay, ano? Di ba, may bayad naman tayo, so paano yun? Hindi ka na magbabayad sa kanila kung sakali. Magbayad na po, baka magtagal ngayon lockdown. Oo, sige. Alam mo, nagtagal. Oo. Okay na yung biyahe at okay na yung ano, kasi mahirap sa'yo magbiyahe dahil sa edad mo, di ba? Sige, ganun na lang muna tayo, ha? Oo. Sige, sana anuhin mo yun, ha? Okay. Sa aking paglisan ay hindi ko talagang maabot, maisip ang takot sa kanyang sinabi. Alam kong nakakaramdam na rin siya ng takot dahil kung sakali man wala siyang pamilya dito sa kainta na mag-aasikaso sa kanya. Minsan, ika nga, kapag tumatanda, talagang naghahanap na rin ng kalinga. At hayaan mo, Tatay at Lolo Ignacio. Malay natin, pagkatapos ng lockdown, makabalik ka sa La Union. Isasayos natin ang inyong biyahe upang sa gayon ay mamuhay ka
ng masaya kapiling ng iyong pamilya. Sa muli mga kaibigan, ito po si Taong Gala. At ang layunin lamang po natin ay masumpungan ang mga pangangailangan ni Lolo Ignacio. Kaya't atin siyang binalikan. Naway patuloy kang biyayaan. Hanggang sa susunod, Lolo Ignacio. At kung bago ka lang sa aking channel, ay pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga inspiring video. Malaking tulong yan para sa atin, sa ating mga kaawang gawa. Bigyan mo na rin ako ng malaking hug, like and share, at iwanan mo na rin po ang iyong komento sa ating comment section. Nang sa ganun, ay maramdaman ko rin ang inyong mga opinion. Sa muli po, ito po si Taong Gala, laging nagsasabing, always believe in God and always believe in yourself. Mabuhay po tayo. Thank you.